lupa. Ngayon, ang ginagawa namin ngayon ay nagpiprepare ng pundaan. At yun nga po para sa medyo naninibago pa kung paano nagpiprepare ng pinagpupundaan ng magsasaka. Ang ginagawa po nito, kagaya po nitong linang sa likuran ko na may nagahantak ko, ito po ay inarato. Ang dalawang maraming klase po ng sistema ng bukid kung paano nag-uumpisa, kung paano nag-arado. Kagaya po ng yung manual na pag-arado ng may kalabaw. Isa po yun. Ang isa po ay yung pag-araro naman ng hand tractor na kagaya po niyan. Yan po ang nakasabit ay suyot. Pero kung araro po ang gagamitin, pwede po dyan. Meron din po yan. Pinanggagamit po dyan ay pwede yung ararong sudsod at yung ararong plow, yung bilog. Yes. At ang ginamit po namin dito, ang ginamit po rito ay yung rotavator. Ngayon po kasi sa mechanization po ng pagbubukit, eh, tayo naman ni kahit paano ay mayroong gamit. Kanya ang ginamit po natin dito sa pagbungkal po nito ay rotavator. Ngayon nga po ay matapos itong rotavator, operation ng pundaan ay dinudurog po ng hand tractor para po yung mga sariwang tangkay ng palay na pinaganihan ay mabulok sa mas maiksing panahon, kasi nga po pag pundaan medyo mabilisan. Pwedeng inararo ngayon, hinang traktor din ngayon ay sa isang araw pwede ng pundaan. Pero sa ngayon po ito, palibas ay sariwa po yung ano, ang totoong proseso po ay medyo pabubulokin pa yung stock ng ating palay, tapos saka po tayo magpupunda. Kaya ngayon po ang ginagawa natin ay bubulokin natin yung labi ng pinaganihan, at siguro mga isang linggo ito. At uulitin ulit ganitong proseso, hahantrakturin pong muli para mas lumapot yung putik na pagsasabugan ng punda, kasi yung pong ating binhi eh, kailangan din po mas maganda ang putik ng paghahagisan ng punda, kasi mas maganda efficiency ng kanyang sibol kung maganda po yung preparasyon ng pundaan. Kaya ayan po, nag-attractor. Napaka-attractor po ako para sa preparasyon nga po ng pundaan. At ngayon nga po ay tag-ulan, kaya nakatid po rin po na maganda panahon. Ayawan Diyos ay makakapamula ng hindi masisira. Dahil kapag tag-ulan ay tiyempuhan din po ang timing ng pamumula. May pagkakataon po kasi na nakapagbabad ka ng binhi, eh biglang nagkaroon ng schedule ng low pressure or bagyo. Eh problema po minsan, nahango mo yung binhi mo, sumibol na siya, obligado na siyang ilipat sa pundaan o sa lupa. Kaya kailangan din po maganda ang tempo ng pagbababad ng binhi at para maisabog po sa pundaan ito. Yun po ang proseso ng pamumunda. Kaya mga kalupa, doon sa mga bago na gustong matuto ng pagbubukid, ganito po ang proseso sa sinasabi ko. Ngayon po ay preparasyon pa lang po ng pundaan. Magandang araw mga kalupa.